Yun, good morning mga kapalay, welcome to another video. So ngayon, yung topic natin about sa rice transplanter. So may dumating dito sa amin, galing sa DA. So magtitesting sila, tsaka sample paano i-operate yung rice transplanter mga kapalay. So meron din mga makasamang mga tray. Dito yung mga tray oh. Tray nung yung bala. Kargahan ng mga pinulang bine, yan. Kita nyo yan, yan. Yan yung mga tray niya, marami pa doon. So yun, i-operate natin yung pala. Tingnan natin yung operation niya pala, kung maganda ba. Ilan yung capacity niya, ilang rows yan. Yung rice transplanter. Kasapan natin si kapalay na Jigo, Raymond Torreplanca yan. Dito sa lugar namin, Moses Padilla. Right away. And hi daw sa mga friends niya dito sa amin. Hi lang dyan, sa nanonood. Ayun. So ayun, see you. See you. Yung mga kapalay, ito yung rice transplanter. Yan, dalawa yan. Pala yun. Ito yung isa. Ito yan o. Yan. So ready na yan. Titignan natin yung paano i-operate. Paano magtanim. Paano maglagay ng tray. Paano maglagay ng punla dun sa tray. Titignan natin yung palay. Kasi bago eh yun sa lugar namin to. Bago lang to. First time to. So ayun. Nandiyan ang mga palay. Yung operator. Yung operator. Nandun pa daw kumain. Ayan papunta na dito. So pag-usapan natin. Dalawa to kapalay, yung kubuta yung ano niya, Japan to sigurado. Galing sa Japan, may nakita na ako mga video nito. So nakita niyo kapalay, maganda yung spacing ng ano, yung tanim niyo. Diba? Isang paraan dito para makatipid tayo. Kapalay, kasi pag gamitan natin ng manpower, tao, medyo mahal. Babayad tayo ng per piece ng ganyan, isang palay, nasa 4 pesos yata, hindi ko alam. Sa lugar namin, magkano Jigs? Per hectare yung... Oh, per hectare, yung kontrata, pakyaw. Yeah. Ayun. So, see you. Baka no, ito pambot no? Oh, ito may shucks pangandig. Sa absorber. Oh, no. Pwede testing daw? Tunda lang. Tunda lang. Naka-video na. Aral lang. Play na? Oo, aral lang. Record na. Tunda lang ko. Tunda muna lang para ma-zoom na. Okay, okay na lang
kaya. Kapalay, si Tujun John, galing sa province. Sila yung nagdi-demo sa lugar namin. So yung kubuta niya, rice transplanter, gasoline engine pala siya kapalay. Yan, gasoline engine siya, hindi kagaya sa mga diesel engine natin. Tsaka maganda kapalay, magandang experience. Ayun, experience ko yung magtanim. Isang, ano, yung gap niya, yung row niya, 12 inches yung gap. Tapos yung sa gilid niya, 30 centimeter, standard yan. Yung mga ganito, 4 rows na, ano, rice transplanter. Ayan kapalay. So, maganda yung hybrid, yung variety nito. Bigante daw, tsaka SL8, sabi ni Kuyang Jun. Ayan. So, pumayag naman siya na mag-testing tayo. Salamat ako sa department ng agriculture sa lugar natin, Moses Manila. Nakakita din ako. Nakatestate tayo mismo. Sabi ni Kuyang John, pwede daw hiramin to. Pag tayo'y mag-tanim dun sa palaya natin, kausapin ko yung head ng DNA dito sa soil grapes. Mahiramin ko to. Tsaka may libreng din pala pag yung mismong palayan mo, magdidemo sila. Kausapin ko siya para sa next na tanim, magagamit ko to. Itong rice transplanter na to. Kaya mga kapalay, sabi niya, hindi daw siya nagtatanim ng rice transplanter pag yung itong tahon ng palayan mo ay maliliit, dapat malalaki at saka malalapad. Yung dito dati may mga kahon, dito may mga partisyon, sinira nila. Ito dito may partisyon to dati, yan. So hindi pwede, so pinapatanggal nila para diritso yung rice transplanter kapalay. So yung kapalay, see you. Sa susunod na video kapalay, paano inanda yung bini? Kasi kailangan mo ng atensyon tsaka oras. Kasi yung bini daw inuugasan every 3 hours pag hybrid para matanggal yung mga chemical dun sa bini. Kaya bibidyo natin yan sa next video pag tayo magano na magpunla ng ganito, hybrid mga kapalay. So advice ni Kuya, 15 to 18 kilograms per hectare itong standard na taniman pag hybrid. Mga kapalay, tapos atin ko mamaya taga DA para sa next na tanim ko doon sa akin palayan, eh ganito nang gagamitin. So, ayun. Maraming salamat ulit, DA. Sa lugar namin, sa mga ganitong pagkakataon. Pinangunahan ni Suon Grapes, Bulido, Gayuna. Yan. So, ayun. See you kapalay. Ay, ito yung extra na tray, lagayan. Pag naubusan ka doon, pwede mo kargahan. Yan. Kakargahan na yan ni Kuya yung tray. Pinaubos na. Karga niya. So, mininor niya. Ayan. So, ito yung mga extra na tray niya na may punla. So, ayun. Maganda ka pala. Ganda nito. Ang bilis. Saka matipid sa ano to, manpower. Saka yung sa harap niya pala yung may parang may shock absorber. Nagumaganon-ganon yun siya. Tapos sa gilid, alam mo yung ano, ng cutting ng pambot. Ayan, ganito. Parang cutting ng pambot yung dating niya para pag may tubig, tulutang na siya, hindi siya lulubog. Kasi ako mismo kapala yung pako, tingnan nyo. Nalubog ako sa putik. Yan. Hanggang dito yung lalim. Hanggang dito yung lalim. Yan, nalubog ako. Magahan na naman. Yung kasama ni Kuya at nag-diiri niya niya. Province din, dalawa pala sila operator dito, siya, Kuya Jun. Ayan, Kuya Jun. Ayan, kasama niya. Ayan kapalay, see you. Pakita ko mamaya yung mga presyo niya.
para malaman nyo. Kapalay, ipapakita natin yung ano niya, yung sa paano mag-drive, paano siya i-operate, kapalay. So, tinuro sa akin kanina ni Kuya, tuturo ko rin sa inyo. Yan, ito yung magtanim, ito yung hindi. Ito yung gusto mo sa kalsada, pwede pa sa kalsada to i-drive kapalay, ito dito, pag sa kalsada. Pag sa palayan, ito, ito yung neutral niya. Yan, ito yung pag mag-drive ka, ito yung sa engine. Kung paano, kung gusto mo mabilis, saka mabagal, parang accelerator, ito yun. Yan, parang gas pedal kung sasakyan. Ito yung kung liliko siya sa kanan, kaliwa. Pag liliko siya sa kaliwa, ito yung pipindutin mo para liliko siya sa kanan. Pag sa kanan naman liliko, yun naman sa kabila, ipipress mo yan para liliko siya sa kaliwa. At ito yung loading tray yan. At dito niloload yung mga bini, mga yung palay. Ano extra? Yun. Ayos. So, tayo'y alis na. Ito muna kami tao. Thank you again, thank you again. Yun, welcome back mga palay. So natapos natin yung mag-testing yung 4 rows rice transplanter. So dito sa lugar namin mga palay, Moses Padilla. So kung may katanungan mga palay, mag-comment lang dito sa ilalim, sasagutin natin yan. Saka mga palay, huwag kalimutan mag-like, share and subscribe sa ating YouTube channel para sa sunod updated ka sa mga upload natin ng mga videos. So ayun mga palay, pindutin mo to, itong bell na to, ay top lang, pindutin mo to para sa-subscribe ka. Ayun mga palay, so yung topic natin ngayon, ito rice transplanter, 4 rows galing sa DA. So susunod, ako na mismo yung mapapatanin doon sa palayan ko. Ano naman, paano yung pinahanda yung hybrid na binhi. So hybrid na naman yung tatanim natin. Kasi inbred lang pa natin yung tinatanim natin, sabog. So ngayon na ito, tanim, rice transplant yung gagamitin natin na paraan na pagtatanim kapalay. So hanggang dito na lang. See you on the next video. Bye-bye!